So this happened after the hearing. After first hearing po, May 1, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cop of a certain James Kumar and Lisa Marcos. Sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh hindi ka namin paniniwalaan. Your Honor, mali naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sadali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mapersonalidad na wala namang kamalay-malay? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon na yon, kasi wala pa naman ebidensya eh. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor! Your Honor! Your Honor! Jonathan Morales, Agent Jonathan Morales. About the halt of operation, why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? No, Your Honor. Bali, nalaman ko lang yon. Bali, nung May, bago po ako, bago ako umalis sa papuntang Ilea, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yon. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong CES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, sino nagsabi? Si ASIC Gadapan po. Namatay na. Eh, di ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato na alaman po. Hindi ginagamit po kaya tayo patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po nun. Sa'yo na ko yung impormasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Sa'yo muna ko yung impormasyon. Where did your superior get the information? Na sinasabi ni ES na tigilan na yan? Kay ASIC Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? Ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po. When was this? After 1 year. O matapos yung humigit ko mulang 1 taon. Ito po ay, kung di ako nagkakamali, July 2013, ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka Sino po ako, nagpatawag sa'yo? Si Attorney Serapio, Police Director Pelisardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacanang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. Please. General Serapio, hindi siya attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inyo, hindi siya abogado. General Serapio, yung Licio. Licio chief during the time of President Aquino. Pelisardo Serapio po. Pelisardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon nang humigit kumulang sa 4 oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa Lesio na yon. Kung saan, i-report ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil ng mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko
o yung Director General ng PDEA. Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, noong nagkaroon po ng, ano no, yung sobra na yung ginagawa ng PDEA, pipigil sa amin, na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. No, kundi ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PDEA. Bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusupress yung aming mga, ano, no, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kamero sa likod ng PDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker, ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh anong sabi sa akin sa Malacanang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga incheck yung mga hinuli nyo eh. Pero pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission at saka yung Insurance Commission. Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po, 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang-ibang operations yon. Iba-iba po yon. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusupress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganoon. Hindi naman po ganoon na ano eh biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa Barangay Piñahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ho ba? Diba? Pataas ho ba diba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin noon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Pelisardo Serapio ng Liceo sa Malacañang, nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po. Ito po yung letter mismo ng Malacañang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po. Ang ano, minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations? Lahat po. Particular case? Lahat po yan. Kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama pinagalitan. Po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong ano na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na eh kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako pa... Tingnan nyo, Your Honor, ano, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March sinarban ako ng dalawang warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Attorney Del Valle.
Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni Gerald Gutierrez. Ngayon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino itong mga nasa likod na ito. Kung sino pumipindol sa akin. Ngayon, okay. Naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, thank if you. I may. Go ahead, Senator Jinggoy. Who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang ano doon eh, meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may. With the permission of Senator Bongo and Senator Robinhood Padilla and of course the chair, let me invite you to who you are. Yes, Sir Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... 1993... Kailan ka natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni Gerald Lasso. Just answer my question, kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, kailan ka nagservisyo sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said the, you told us, 1993. Correct? Admitted in the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exactong dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sir dokumento. Your Honor. Alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Ikaw, hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabasi ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo,
imposible na hindi mo alam ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, sandali lang. Alam mo na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the following year na na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay, you were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, service. Your Honor, yung pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandiyan, Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or drop, Your Honor? Draft, Your Honor. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nakasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal dropping from roles ay ang kaso mo is awol kasi nagkasakit ka. Awol? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga ano noon, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ayan po yung sa trabaho nun, Your Honor, nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least ma-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh. Nawalan ako ng ano no ng karapatan no ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing or notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako na natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabitigay sa akin. Noong hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service.
in the PNP from 1993 to 2008, and you did not disclose that you were dropped from the PNP roll on April 25, 1994 and August 28, 2008, and you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dionisio Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaalokuro kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dionisio Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan kaya yan. Kaya sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka opo, sa PNP. Dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA, at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police na drop ka, na dismiss ka, na suspend ka, finalan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok ka dyan sa PIDEA. No, Your Honor, at dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, i-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga police na nandoon sa PIDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng human resource management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor, imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na police. Yung nga, Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka tinong official ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes. Magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na official. Yan yon. Yes. Your Honor, after noong 30, April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the cap of a certain James Kumar and Lisa Marcos, through a common friend,
Name, Eric Santiago, alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napol ko po ito. At ang kapatid po nito, isang PIDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang, ano, kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, ito si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor. Alam ko naman po. Kung hindi ka nagbiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atrenta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga, sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin yung Eric Santiago na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa? Eric Santiago? Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly, ha, si ano, Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly. Sino ang nakausap? Kasi po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan na? Opo, sinabihan ako na yung Kumar interesado sa akin. Personal kaya nag-usap o cellphone? Yung po kanyang, yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumusik, take note. Pumunta sa'yo, naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Anong sinong nagsalita doon sa video call? Yung pong si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko ano, gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay. Dito kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap itong si Picoy o si Eric Santiago at sinabi, teka muna, baka raw purtad-tad ng CCTV yung bahay nun. Mahirap. So, covered, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yeah, palalim ng palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, no? Yung ang pag ano no na nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganun? Sabi ko kung ito, so this happened after the hearing. After first hearing po May 1, bago po ako interviewin ng ano ba radio station to? Bali ang interview ko noon 11:30. So dumating ito mga 10 past 10 or 10:25 o 10:30. Ganun po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar? Hindi po. Yun lang yung nagsasabi na ang ano no, ang interesado sa akin, yung James Kumar at ito yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino three-way? Yung three-way? Nag-uusap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa eh, na yung parang Lisa na ano, yun po yung ano. So anong pinarating sa'yo?
Yung nga po, huwag nang magsalita. Para huwag na siya magsalita. Kasi yung mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya padre, sabi nga ganun itong nung kaibigan ko, hindi natin maano kung ano yung decision niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung pang, yung ano niya, yung trabaho na yan eh. Yun yung ano, pero wala akong papapangako sa iyo. Hindi. Hindi, sabi pa nga ganun, magiging director ka. Sabi pa na sa kanyang ganun. Magiging director ng ano? Director siguro sa gobyerno, Your Honor. Sino magiging director? Ikaw? Yung kausap, yung nagpunta sa amin. Yung kausap kasi, ko? Sabi niya, sino ikaw yun? Naman, sino? Si, yung Romy Enriquez, si Ronald. Romy Enriquez. Ngayon, okay. Ikaw naman ang handler dyan eh. Hindi, hindi. Sabi niya, hindi ako handler niyan. Yan, may sariling isip yan. Inaano nga niya ito. Kaya niya, sabi pa nga niya, sinabihan ko yan, padre. Sinabihan ko yan to si Kuya Jonathan. Na wag nang ano, kasi nag-uumpugan yung Duterte at saka Marcos. Baka madamay siya. Sinabihan ko yan. Yan po yung word ni Romy Enriquez doon sa CCTV. Sinabihan ko yan. Ngayon, yung si Picoy o si Eric Santiago, napaka-insisting niya. Na hindi, sabi niya, ano natin niya, kaya tulungan natin yan. Tulungan natin yan. Kasi wala, papatayin yan. Tingnan niyo, Your Honor, yung posisyon. Sinong papatayin? Ako daw. Ang nagsabi si? Yung Picoy, yung Eric Santiago, Your Honor. Yung, ang alam ko, taga Napol Commune eh. Kumsek, invite Eric Santiago, Napol Commune. Bakit ka naman papatayin? Ay, hindi ko po alam. Dahil po dito siguro. Kasi sa akin, ang sa akin lang po, trabaho lang eh. Mr. Chair, if I may. Yes, wait. Mabalik ko lang dun sa pag-misrepresent mo sa pagpasok mo sa PIDEA. Yes, sir. Brother. Okay. Ito yung sinabit mong mga dokumento sa PIDEA. Na sinasabi mo during those dates, investigador ka, VIP security, what so and so forth. Wala kang nilagay na you were dropped from the PNP and you were dismissed from the PNP. Your Honor, yun po yung allegation na lang ng PIDEA sa ngayon. Noong panahon po ng recruitment process, na-comply ko po lahat yan. Never wrote in the in your PDS, yung parang personal data sheet, that you were dropped from the roles of the PNP. Your Honor, you were dismissed from your the Honor, service. Merong pinasubmit sa akin, may pinakomplay nga po, yung PDEA recruitment, pinakomplay po lahat sa akin. Nakomplay ko po lahat yan. Ano pinakomplay sa'yo? Lahat po ng mga laking na documents. Halimbawa, lumabas sa background investigation, limbawa, may ganito, may laking ako. Pinakomplay naman po, ito, may ganyan, alam mo ba ito? Eh, hindi ko po alam. Kung ngayon, alam ko na, inayos po yan. Yung ginagawa po nila sa akin, na hinahanapan ako ng, ano, no, ng kasiraan, nagtataka po ako. Sa halip, na yung subject na sinasabi ko sa kanya, sinulat ako po si General Lasso, Your Honor, eh. Magmula nung matanggap ko yung information na yan, galing kay Mr. Dave Curioso nung April 2, nagantay po ako ng ano nung anong mangyayari. So kaya nung wala akong matanggap na anumang paabiso galing sa PIDEA para tanungin ako, formal po akong sumulat sa PIDEA nung April 7 para po maliwanagan po kung ano man yung gusto yung nalalabuan sila. Sa katunayan ito po yun, no? At any rate, Mr. Chair, is there anybody from PIDEA here? May represent? Yes, Your Honor. I'd like to request that you submit before the committee the PDS and other documents of this gentleman. We have a copy of the PDS, Your Honor. In fact, in the last hearing. When he was hired? Meron na? We have a copy of the PDS now, Your Honor. Can we have a copy? In fact, this was discussed, this was shown. A part of it was shown in the last hearing. During the last hearing? Yes, sir. We have a slide for that, Your Honor. Oh, because I was not present and I was not able to follow the proceedings last hearing. But at any rate, bilang isang dating ahente, Ginong Morales. Yes, Your Honor.
sa pag-conduct ba ng casing at surveillance o anumang illegal, anti-illegal drug operation, kanino ko ba dapat magpaalam? Usually, Your Honor, ano, sa opisina, normal naman yan eh. Pwede ba, ano, sagutin mo direct yes, sagot ko? Kung sino, ha? Huwag sa opisina. Yung kay director, ko, kay, kinakausap mo ba yung opisina? Kay director, Francia, Your Honor. Pag nakinakausap kita, huwag sumagot. Yes, Your Honor. You answer me direct to the point. Yes, kanino ka nagpaalam? Director Francia, yung aking division chief, Your Honor. Okay. Kami naman na nag-uusap palagi, Your Honor. Hindi kay Gadapan? No, sir. No, Your Honor. Sino ba si Gadapan? Yun ba yung immediate superior mo? Deputy Director General Operations, Your Honor. Sino yung sinabihan mong kanino ka nagpapaalam? Kay Director Francia po. Director Francia? Okay. Tama ba yun? Sa iyo siya nagpapaalam? Yun po. Your Honor, good morning po. Yun po ang dapat, Your Honor. Dapat gagawin po niya bilang ako po yung kanyang hepe. So nagpapaalam siya sa'yo pag meron siyang i-contact ng mga casing o surveillance o namang anti-illegal operation, drug operation. Papaalam siya? Matagal na po yun, Your Honor. Pero meron siyang mga bagay na pinapaalam. Ano na, mga bagay na pinapaalam niya? Halimbawa po, Your Honor, meron siyang impormante at gusto niyang i-validate yung information na binibigay ng impormante, dapat po siya magpaalam sa akin. Hmm. Para po ipapaalam namin sa aming director. Si Gadapan? Hindi pa po siya, sir, Your Honor. Yung may director pa po yung Intelligence and Investigation Service bago po pumunta kay Asik Gadapan. Alright. Gaano siya kadalas magpaalam sa iyo? Your Honor, pagpasensyahan niyo na po. Hindi ko na po maalala dahil po matagal na po eh. Are you still connected with the PDEA? Yes, Your Honor. As we speak? Yes, Your Honor. Alright. Ano sa pagkakilala mo rito sa kay Ginoong Morales? Noong pong magkakasama kami niyan, isa po siyang magaling na investigador. Hmm. Kaso nga lang po, noon lang pong last hearing, doon ko lang po nalaman na yung kanyang PDS ay meron pala siyang hindi na-disclose. At medyo... Dati po, sampalataya ako sa kanya, pero ngayon hindi na eh. Kasi po, madami po siyang sinasabi na ina-assume lang niya. Nag-a-assume siya. Sa paniniwala niya, yun ang totoo, pero hindi naman. Ganun po pagkakakilala sa kanya. So para sa iyo, sira na yung kanyang credibility. Tama po ba? Yes, Your Honor. Katulad po ng itong nagiging subject po ng inquiry na ito. Dapat po, pinaalam niya po yun sa akin. At dapat naman, ako ay ipapaalam ko sa direktor namin. Tapos yung direktor namin ang dapat kakausap kay Asik Gadapan. Ganun po dapat eh. Tapos si Asik Gadapan, dapat siya naman po ang makikipag-usap sa aming direktor general. Ganun po yung chain of command na dapat sundin. Sandali, paano na disapprove ni Gadapan yung operations kung hindi dumaan sa iyo? Yun na nga po, Your Honor, hindi po dumaan sa akin at saka Morales, sa amin paano director. Paano na-disapprove ni Gadapan yung operations mo kung hindi dumaan sa kanya? Your Honor, ako ay naiintindihan ko yung pinanggagalingan ni Director Francia. Dahil kung magsasabi siya ng totoo, yung mga nganib yung kanyang posisyon. Your Honor, ganito, no? Hindi po pwede na hindi alam ni Director Francia yung trabaho namin. Kasi siya yung direktang boss ko. Ngayon, yung kay Asik Gadapan, nalaman ko yan na talagang pinahold talaga dahil sa kanya mismo, siya mismo. Ngayon, itong si Director Francia. Siya mismo? Sino siya mismo? Si Asik Gadapan. Ito si Director Francia, Your Honor. Kung mapabalikan po natin noong nakarang hearing, sinasabi niya, hindi kami nagkausap sa telepono. Sa pamamagitan nito itong si Dave Curioso. Ang sabi ko pa nga sa kanya eh, nung magpadala ako ng sulat kay DG Lasso, no? Ang sabi pa nga, sabi ni Tata Abe, I am referring to Director Francia, sana hindi ka nalang nagpadala ng sulat kasi hindi naman pinansin ni DG.
Kaya, anyway, I will, may separate question niya ako dyan in relation to your conversation, Morales, Curioso, and Francia. Later, I will ask you later about that. Can we continue, Senator Jinggoy? Ikaw, kung meron pa akong mga questions dito. Thank you. Tapos ka na. Mr. Chair, if I may proceed. I'm sorry I was not able to follow the proceedings last hearing. No? But at any rate, during the last hearing, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or IIS, were supposed to join the anti-drug operation against then Bongbong Marcos. Am I correct? Yes, sir. But when asked during the Senate, during the previous Senate hearing, who were these 7 personnel, you conceded that you cannot even name or remember one. Wala ka na alala. Your Honor, yan pong 7, normally nilalagay po namin yan doon sa pre-ops. Tsaka doon sa, yun sa authority. I'm asking you, you cannot remember that even one. Sino po? Yung 7 operatiba, Your Honor? 7 personnel of the PDEA Intelligence, yung PDEA IIS, Intelligence and Investigation Service. Paano yung Your Honor wala nakilala? Last hearing daw, the authority to operate provides that, may nagtanong sa'yo, hindi ko alam kung sino, the authority to operate provides that 7 other personnel of the PDEA Intelligence and Investigation Service, or yung tinatawag na IIS, were supposed to join the anti-drug operation against Bongbong Marcos, aka Bonget. Correct. Am I correct? Your Honor, wala akong natatandaan na ano, no? At may nagtanong pa sa inyo during the last nila. May nagtanong pa sa inyo during the last hearing kung sino yung mga 7 personal ng PDEA na yun. Wala kang naalala ni isa. Last hearing, Your Honor, wala pong nagtanong sa akin na tungkol po doon sa 7 ano, oh, no? 7 operatiba po. Sige, ako magtatanong sa iyo. Sino itong 7 personal na ito ng PDEA? IIS. Dan nandiyan po, Your Honor. Na mag Senator Jinggoy, maybe you're referring to the yung 7 na nag execute ng affidavit na hindi nangyari yung operations na ginawa nila. Because that was not wala as I presided that hearing at hindi ko narinig yung sinabi niya na 7 nakasama niya sa operation. Meron ka ba binanggit na... Wala, Your Honor. Eh. Wala akong natatandaan na nagtanong kayo na sino-sino yung elements. Ang nandyan lang, yung ano, no, kung ano lang po yung entries na nandyan. Okay. You were also saying that when you got dismissed or separated from PDEA, you left the alleged authority to operate in the pre-operation report at the IIS. Tama ba? Yes, Your Honor. Nandun sa opisina. Do you have any proof that you did left the said documents to IIS? Wala. Informal lahat po sa yung ginagawa namin, Your Honor. At nung umalis kami sa doon, nung na-transfer kami, hindi na kami nakabalik, Your Honor, doon sa opisina na yun. Ultimo nga po, yung case folder so, ko na lang. So, paano, educate me, paano yeah. Nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang personal? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Sa tagal ko, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista, na wala ka namang ebidensya. Your Honor. Sinasabi, galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Am I correct? Hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuha lang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yun doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil doon sa dala niyang litrato, 5 pirasong litrato. Na yung litrato na yon, na pinrint,
magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita Your Honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko o nakikilala ko yung tao na naandun sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinangungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara, kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala, pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi nun. Sige, bigyan mo dokumento. Your Honor, nandun nga po sa PIDEA. Doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, meron pang pangalan si Marcel Soriano dyan, tsaka si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. But there's a hidden phrase there. No mention of the name Bongbong Marcos. There is the name of Bongbong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, Your Honor. But the drug list? There is no name of the president, see? Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Your Honor, ito po ano, even si Pangulong Duterte. Senator Jingoy, if I may, Jonathan. Your Honor. Yung ayaw, klaruhin natin ito ha. Talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and handler? Alam natin, as operatives, meron tayong agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano? Pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung babae, lalaki? Your Honor, yung mahirap kasi kung i-divulge ko yung kasarian no confidential informant, Your Honor, makakaanib ang buhay noon. Hindi po man sa, ano, no, yung confidential informant, Your Honor, hindi po sa, ano, talagang makakaanib ang buhay, ma-identify kagad siya. Operator ka, ako operator din ako. Alam kong hindi ko ilaglag yung aking informant. Pero andito na tayo sa punto na ikaw na mismo ngayon, yung credibility mo ang tinatanong, baka nagsisinungaling ka dahil baka gawa-gawa mo lang ito dahil wala kang maituro na informant eh. But ito ha, just a piece of advice. Once the deposition of your informant is reduced into writing and sworn to before, sabi mo, before a lawyer ng PIDEA, that deposition automatically becomes a public document. At pag public document yan, yung, kasi yung abogado ng PIDEA, na notary public, na nagkuha ng deposition at nag-sworn ng deposition before his presence, automatic yan, obligado yan siya by law to submit a copy to the fiscal or to the court. Yung court na nagbigay sa kanya ng power of, ano yung power rin, Joe? Notarial power. Ibibigay niya yan. So, ultimately, magiging public document yan. Hindi mo na yan maitatago. So, ngayon, taruhin natin, are you just hesitant to break your code of honor, your relationship between you and the confidential informant, or talagang wala ka nang maalala? Kasi your reputation is at stake here. Your Honor. Your reputation is as a resource person is at stake here pag hindi mo ma-remember. Your Honor, ano? Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot
na i-reveal ko yung ano no kasarian ng confidential informant na wala akong mababayolate na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung dokumento. Chair, so saan ngayon ang dokumento? Nasa Pideya nga po. Kasi kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag-imbestiga eh. Yun lang po yung sa akin eh. Ito, Jonathan, no? Mr. Morales, in your interview with Maharlika, April 30, 2024, in her YouTube channel, you said that dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential agent. So meaning, sinabi mo ba ito sa interview mo kay Maharlika? Ay, sinabi ko, dadalhin ko yung kanyang ano po, no? Yun yung usual po yun, sa totoo lang. Dadalhin mo sa hukay. Itong, sinabi mo ito sa interview with Maharlika. Hindi ko na po matandaan yung exact words na sinabi ko po noon, Your Honor. Please do not. Pero yung... Mag-self-distract ka dito kapag... Mr. Chair. Kasi ito ay recorded lahat. Meron itong sinabi mo na dadalhin ko sa hukay ang pangalan ng confidential informant. Sinabi mo ito, hindi? May sinabi nga ako, Your Honor, doon sa identity na confidential informant. Sagutin mo lang diretso yung sagot po yung tanong ni Senator Bato. Hindi sinabi ko mo ba o hindi? Hindi ko lang po matandaan yung exact phrase, Your Honor. Exact phrase po sinabi mo ito. May sinabi po ako, pero hindi. To disibig. Meron ako sinabi na babaunin ko sa libingan. Yung confidentiality, nung identity, nung confidential informant, Your Honor. So meaning, hindi mo talaga ilaglag kahit ano mangyari? Hindi ko ilalaglag yung mismo pagkakakilala ng tao. Pero kung tatanungin niyo ako dun sa pangalan, Your Honor, hindi ko matandaan yung pangalan. Yun po, Your Honor. Mr. Chair, let okay. me... Senator Jingoy, go ahead. Ano, he remembers all the details. But he does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor. He or she? Babae or lalaki? Your Honor, yung sinasabi ko po sa inyo, kung bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali yan lang, po, ito lang. Po yung hinihili ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi ang hinihingi ko lang po is garantiya. Kasi kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po siyang matutukoy. Madali. Opo, kasi bayo, alam nung sa sirkulasyon po eh, sila-sila po yun eh. Sila-sila po yun. Gusto mo magkaroon ng executive session? Gusto mong sabihin in executive session? Palalabasin yung namin pangalan? Lahat ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag-executive session. Yes, Sir Honor, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarian, masasabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng garantiya na hindi ako ma-incriminate. Your Honor, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh? Sinong, how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ho ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oh, regardless. Lalo sa magbibigay ng trabaho. Kasi ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin, ikaw ang nasusunog. Ito totoo lang ha. I am giving you an advice. Ikaw na susunog ngayon dahil tinatago mo yung identity ng informant mo. I understand your position na ayaw mong ilaglag yung ahinte mo. Pero ito, nandito na tayo ngayon sa hearing na ito. Baka naman kahit na executive session, pwede mong sabihin sa akin kung sino yung informant mo. Oh, dalawa lang kayo, single. Dalawa lang tayo. Pareho kayo, wala. Ano? Your Honor, kung ito, yung pangalan, alam ko, kaya nga hindi, sa totoo lang, Your Honor, eh, hindi ko nga ho alam, hindi ko na matandaan eh, sa tagal. At saka yung sinasabi, Your Honor, ni Senator Jingoy, na lahat ng detalye, alam ko. Your Honor, hindi ko nga alam yung ibang detalye. Kung ano lang po yung natatandaan ko, yun lang po. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil
Yung mga ibang detalye, alam mo. Yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung gender nung confidential informant, whether babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang tinatanong namin sa inyo way back, alam mo. Your Honor, kung mapapansin nyo. Alam mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? Hindi po, agent po. Ha? Agent. Agent. Or, alam mo, Agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh hindi ka namin paniniwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, he was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin ng PDEA, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling kayo. Your Honor. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling kayo. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Your Honor, okay. Trabaho po yun. Trabaho ako po yung nag-upisa, tumanggap lang po ako ng information. Trabaho mo na maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali naman po yan. Mali naman po yan. Trabaho na, Your Honor. Sadali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay, na hindi naman involved sa illegal na droga? Trabaho mo ba yun? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon na yun... Kasi wala pa naman ebidensya eh. Your Honor, nandun nga po sa PDEA na iwan. Naiwan, Your Honor, mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang impormasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte para, opo, Your Honor, Your Honor, Your Honor. Alam mo, I am tempted to invite the former President Duterte per your insinuations, pero ayaw ko magiging mapoliticize itong hearing natin. We may lose our objectivity here kapag papasokan na ito ng mga contending parties. I myself, being the chairman, I am identified with President Duterte. Pero, my God, with all honesty, I'm trying to be objective here. Kaya, please, huwag mo munang idama yung former President Duterte kung gusto mong hindi mapasokan ng political color itong ating hearing. Ako, in all honesty, in the interest of fairness and justice and truth and everything, gusto ko. Gusto ko siyang imbitahan. Pero alam mong titingin ng mga tao dito, mapoliticize yung hearing natin. So please, hindi muna natin, hindi natin abot. Even President Marcos na yung nakalagay dyan sa pre-ops ninyo ay... Kung ako'y talagang gusto kong kuan, tatanungin natin siya, imbitahan natin siya, gusto kong imbitahan. Pero ayaw ko. Dahil nga, mawalan yung objectivity ng ating hearing. Maintain natin yung objectivity. Kaya at our level, kung kaya natin ma-resolve itong mga leakage na ito, please, Your Honor, with us. Cooperate. Ito, no, Your Honor, yung sinasabi ninyo. Yung dokumento na yan, iniwan sa PDEA, iniwan ko doon sa PDEA. Magmula nung marilip ako doon sa IIS, nandun po yan. Kinuha, ganito po yan, Your Honor. Ito ang confidential. Kalaruhin kita. Yes, Your Honor. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Yeah. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko. Ay, susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong ko, sino nag-leak? Yun nga, Your Honor, eh. Kaya ako sumulat kay General...
para sabihin ko sa kanya na wala akong kinalaman diyan sa ano na yan. Yan. Sinabihan nila ako, tumawag ako sa kanila. Anong sabi ni Director Francia? I-deny na lang natin. I-deny na lang natin para hindi magulo. Yun po yung sinabi niya eh. So, andito Your Honor sila... eh. Your Honor, kung... Bago tayo pupunta kay Francia, with the permission of Senator Jinggoy, I just would like to continue my questioning. Yes, please. You mentioned, kasi parang baka mawala tayo sa kwan, direction kung saan tayo mapunta. Mamaya, punta ako si Francia, pati si Curioso, at saka si Ma'am Marcel Soriano. Tapusin lang kita. You mentioned in paragraph number 12 of your position paper that after being halted, it was treated as ordinary case. Hence, shelved. What do you mean by treated as ordinary case? Ano ang standard operating procedure ng PDEA sa mga ordinary case? Kailan nagiging hindi ordinary case ang isang kaso? Nawawala ba sa pagiging classified information ang nature kapag natag as ordinary case? In this case, you classified it as confidential based on the markings on the said documents. Ordinary case, Your Honor, your treatment, kapag ka hindi na siya nagkakaroon ng follow-through. Kumbaga sa ano, yung kaso na yan dumating lang at wala namang ano, andyan lang siya. Hindi kagaya, Your Honor, yung mga kaso, kagaya ng mga case operational plan, talagang pinupursigi po namin yan. Halos araw-araw, gabi-gabi, talagang walang patid yung operation para lang meron kaming matuklasan. Okay. Hindi kaya yung kaso na yan, yung sa folder na yan, yung kay politician Bongbong Marcos, now President Marcos, Your Honor, at saka doon sa actress Maricel Soriano, yan, tinrato lang po ng ordinaryo na hindi matuloy, hindi angel lang, katulad po nung ibang kaso kagaya nan. Yung kaso doon, halos kasabay niyan na ano doon, yung kapareho niyan, yung nawala ng Armalite sa Baguio. Okay, sige. Okay na yun. So after the operation was halted. Yes, Your Honor. What happened to the information you gathered? Saan napunta ang mga documents na ginawa mo? Did you report your concerns to anyone within the chain of command? Doon lang po, sa opisina. Alam naman po ni Director Plancha yun eh. Hindi naman po pwede hindi niya alam eh. Saan sa opisina? Doon sa Investigation Division po. Nandun po, may mga compilation po kami ng mga folders doon. Sama-sama po yun. Pinapatong lamang po namin doon noon yun. Doon lang po yun talaga, Your Honor. So sinabi mo... Wala naman iba paglalagyan eh. Sinabi mo, the case folder containing witness deposition. Yes, Your Honor, isang folder po yun. Isang folder. Several computerized printouts, photographs. 5 pieces, Your Honor. 5 pieces, sinabi mo. In different situation and different location. So, yun nga, in-identify mo yung mga tao na andun. Yes, Your Honor. Sino yung nakita mo sa picture? Si actress Maricel Soriano at yun in-identify nung confidential informant. Sino ba? Si, ano no, si now President Bongbong Marcos. Sino Your Honor. Pa? Sino pa? Bongdasa? Yes, Your Honor. You know him? Kilala mo yung Bongdasa? Hindi po. Tinuro lang po nung confidential informant. So, siya po na ma-identify ni... kasi... Opo. Nakita mo yung mukha ni Bongdasa doon sa picture? Yes, Your Honor. Sa 5 pictures na yun? Ilan doon sa picture, Your Honor? Patay na ba? Mr. Chair? Patay na pala yun? Mr. Chair. Yes, go ahead. Kung itong sinasabi ni Mr. Morales, double hearsay. Double hearsay naman talaga eh. Pinapangalanan niya yung si Maricel Soriano, Bongbong Marcos, Bongdasa, galing daw sa informant niya. Tapos, Your Honor, sa pag collecta namin ng mga information, ganun lang po ang proseso. Buti nga po, Your Honor, yung pagkakataon na yun, na-reduce po yun doon sa affidavit. Kasi nga po, ang purpose po ng pagkuha ko ng affidavit that time is para po doon sa application ng search warrant. Kaya po yun, deposition of witness po, yung prepared na document, yung short statement na yun. Yung tinuturo po na condominium, hindi po siya basta-basta na lang magkakandakan anti-drugs operation. Kinakailangan po doon is search warrant. Kaya nga yung preparation po ng dokumento na yun, nireduce doon sa deposition of witness.
kayo yung sasabihin. Kaya nga ang purpose, Your Honor, ng operation sana, ng casing and surveillance is to verify the veracity of the report, Your Honor. Hindi ko mo yun ay nakikita doon sa litrato agad-agad, yun na yung gagamitin ebidensya sa korte. Your Honor, merong instruction din ako doon sa confidential informant na kumuha agad maaari ng sample nung white powdery substance na sinasabi niya. Sa akin, Your Honor, ano yung white powdery substance na sinasabi sa niya? Description, sa description at saka sa declaration ng confidential informant, ito ay cocaine. Ngayon, hindi siya po? Hindi po, cocaine. Ngayon, yung pong declaration po ng confidential informant, kahit nakikita ko dun sa litrato, tinatanong ko po sa kanya kung ano ito. Bagamat gusto kong linawin, Your Honor, yung litrato na yon o anuman, hindi siya sapat para sabihin natin na ang tinitira ay dangerous drugs agad. Kinakailangan meron tayong chemistry report. Kaya nga, ang subject po noong pre-ops at saka authority to operate na yun is to validate the information given by the confidential informant. Sa akin po, yung proseso na ginawa ko lamang po sa kanya, parte lamang po ng trabaho ko. Kung magmamaterial po yun, no? mag-ano po yun, i-apply po namin ang sanctuara. Yun po yun. Kaya yung na-dismiss ka sa PDIA, kanino mo officially turn over ang mga confidential document na hawak mo noon? Yung case folder mo? Yung na-dismiss ka na sa PDIA, di ba? Na-dismiss ka sa PDIA? Yes, Your Honor. Ano? Yung case folder na yon na ang laman, limang pictures, yung deposition ng confidential informant at saka yung pre-ops at saka authority to report at saka yung affidavit ay yung memorandum. Kanino mo turn over? Knowing that those documents ay classified documents, security classified. May nakalagay pa nga doon, confidential, di ba? Yes, kanino mo turn over? Doon po sa opisina namin ni Director Francia. Kami na yung tinanggap niya officially ni Director Francia? Your Honor, kalawa po kami dyan sa kwarto sa opisina. Doon nagpapalitan kami sa table. Dalawa po kami, Your Honor. Nung magkaroon kami ng relief order, nirelief kami, napunta kami ng NCR, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataon na makahawak pa ng anumang folder. Ultimo nga po, case folder, hindi ko na nahawakan. Kaya pati nga hearing ko, hindi ko nga naatinan. Gawa na yung case folder, andun doon, Your Honor. Yung wala kang personal file? Wala po, hindi naman ako nag-uumi sa bahay niyan eh. Ako, ganito ha, Morales, Agent Morales, marami akong investigator na under me na kahit natapos na yung kaso, sinabihan ko magtago kayo ng personal file ninyo dyan dahil baka darating ang araw, ma-inkwento natin yung tao na yan somewhere, tapos magiging powerful yan, mamaya ipapatay tayo dyan, hindi natin alam na yun pala, subject natin noon. Marami akong hinawakan noon ng mga terrorism cases, mga terorista. Ngayon, retired na ako, retired na yung investigator ko, pero pag remember ko, tawagan ko siya, yung investigador. Sino nga yung terorista na inahabol natin doon sa Maguindanao noon? Ano nga pangalan noon? Sino nga yun? Sino nga yung mayor doon na hindi lang protector kundi siya mismo ang drug lord sa kanyang munisipyo? Automatic yung investigador na may hawak ng kaso noon, mayroon siya personal file. Sir, sikuan yun sir, ito yun, titingnan ko muna sa file ko. Hindi mo ba ginagawa yan, personally? Your Honor, yun yung totoong nangyari. Wala ako talagang nadalang file. Nandun po. Ultimo nga case folder, Your Honor. Yung case folder mismo, no, mga kaso na ano, hindi nga po. Nandun po. Hindi. Wala akong nadala, Your Honor. So, Pansya, kung naiwan ito doon sa IIS nyo, nasaan ito ngayon? Your Honor, gusto ko lang pong linawin. Ang tanong niyo po kanina kay Jonathan Morales,
nung na-dismiss ka sa PIDEA, saan mo iniwan? Sinabi po niya sa akin, nung na-dismiss po siya sa PIDEA, wala na po ako sa Intelligence and Investigation Service. Ina-assume lang po niya yun. Sinasabi niya na sa akin tinanover, gusto niyang ituro sa akin yung responsibilidad na siya dapat ang gumawa. So, i-deny mo. Deny mo na hindi mo talaga. Walang kasi po, dapat siya ang may responsibilidad na itago yun. At precisely, being the officer on case, ikaw may hawak-hawak ng folder na yan. Tapos pag umalis ka na dyan, talaga siguro mo yung sip cape yan, ibigay mo doon sa, turnover properly sa sinong investigador na papalit sa'yo. In your case, yes. Your Honor, hindi nga po nagkaroon ng proper turnover, Your Honor. Ganito po yun. Galit po sa amin yung literato ng PIDEA. Yung sinasabi niya na ako raw, nung na-dismiss, ano? Hindi po, ang pinag-uusapan po natin, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, nung narelieve kami sa IIS, narelieve po kami from IIS to NCR, hindi na po namin nahawakan yung anumang dokumento. Kung sila, kung siya nakakahawak dahil ano siya, pero kami, ako, lalo ako, hindi po. Dahil mahinit po sa akin ang PIDEA leadership noong pa, nung magmula nung narelieve kami doon. Sinasabi ko nga po nga sa inyo, kaya nga po ako nagreklamo na noon sa publiko. Kasi nung tapo yun, nag-file pa kami ng kaso sa IAS. Nag-file pa ako. Kaya lalong nagalit sa akin ng administrasyon ng PIDEA. Kaya nga yung sinasabi nga niya na dapat ako yung may hawak ng kaso, ako yung case officer, dapat meron ako. Hindi na po kami, ako, lalo ako, hindi na ako nakabalik doon sa opisina na yun. Hindi na po, binabawalan po talaga. Talagang, kumbaga sa, ano, doon lang po kami doon sa kubo ng NCR. You confirm, Francia? Na hindi na kayo magkakapasok doon sa opisina niyo? Alam niyo po, Your Honor, gusto ko sanang ituloy yung sinasabi ko kanina. Ang tanong niyo po sa kanya, nung na-dismiss siya, kanino niya tinanover? Ang sagot niya po sa akin. Wala po siyang tinanover sa akin nung siya ay na-dismiss and even before na siya ay ma-dismiss. Even po nung nandoon pa kami naka-assign sa IIS, wala po siyang itinanover sa akin. Yun po kung papel na yun, kung totoong may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Ngayon po, pumapasok po sa isip ko, baka mat, matay ko mang isipin. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Ganun po, Your Honor. Your Honor. Eh, sandali, sandali. Ibig mo sabihin, pati ako naloko ni Morales. Kung sinabi ko na yung papel na yun ay authentic, sabihin mo na naloko ko ni Morales. Hindi naman po, Your Honor. Yun po ay isa ganang akin lang po. Matay ko pong isipin sa akin po. Thanks, Your Honor. Tuloy mo, nakita mo yung papel. Ulitin ko nga. Nandoon yung mga pangalan ng mga sasakyan ninyo. Kinumpirm ninyo na organic vehicle ninyo yun. Di ba? O siya, kinumpirm niya na siya ang pumirma. Papel yun, siya ang pumirma. So, ngayon, ang problema lang is hindi natin malocate yung papel. Nasaan yung papel. Pero, huwag mo kung do not impress me that ako'y naloko ni Morales. Hindi naman po yung honor. Wala talaga yung papel na yan. Wala, as far as you are concerned, dahil wala talaga sa inventory ng records ninyo. Am I correct? Yes, Your Honor. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Pero hindi ko masabi na yung papel na yun is inauthentic. Hindi talaga authentic yun. Sige nga. Yun po ay opinion ko po, Your Honor. Opinion mo? Yes, Your Honor. Opinion mo? Ako, findings ko yun. As the chairman of this committee, yes, natutuwa po yung papel na yun. Yes. Wala akong kinikilingan dito, ha? I am objectively. Ikaw ba? Maka generate si Morales ng papel na authority to report at saka yung pre-ops na mayroong markings pa, naka-xerox doon, naka-markings pa doon yung mga butas ng puncher na ginamit doon para pagsaksak sa pasiner. Ibig sabihin, gawa, kayang gawin yun? O hindi naman. That is scientifically improbable at so you mean to say na ako, mali ako sa aking impresyon. Hindi naman po, Your Honor. Sige lang, you stand on your stand. By opinion, Your Honor. As far as PIDEA is concerned, wala talaga yung document na yan.
Naniwala ka po sa inyo. Yes. Makita. Ano nyo makita? Tinanggal lang ito sa paano nyo. Kahit mag-inventaryo kayo 1,000 times, hindi nyo makita yung papel na yan dahil wala na. Nandoon na sa social media. Nagkalat na. Pero kung sabihin mo na hindi authentic yun, my God, babalik ako sa grade 1. Kung sabihin mo na hindi authentic sa yung papel na yun. May apology or ano? Oh, pero yun nga, I also accept your statement na wala talaga yan sa inyo. Dahil hindi nyo malukit-lukit. Hindi nyo makita. Wala talaga. I don't think nagsinungaling kayo. General Lasso, I don't think nagsinungaling si General Lasso. Sinabi niya na wala yan. Wala talaga, hindi makita. Dahil dinukot na nga sa file. Tinanggal. Tinanggal na ito sa mga pasinir na yun. Tinanggal. Wala talaga. Hindi nyo makita. Wala. Pero kung sabihin nyo na hindi authentic, I bet may life. Kung sabihin nyo na pagsabi ako na authentic yan, kung sabihin nyo hindi authentic. Mr. Chair, sabihin lang kung sino may hawak. Yan ang tanong natin ngayon. Ilukit. Kaya nga tayo nag-conduct ng hearing to determine kung sino nag-leak niyan. Dahil ayaw natin na palaging gano'n na lang may mag-leak na gano'n ka-sensitive na information that will cause even the downfall of this country kung gano'n. Lahat na lang ng mga classified documents natin, mga top secret documents, ibigay natin sa China para alam mo ng China yung anong ating kahinaan, anong strengths and weaknesses natin, lahat-lahat. Tapos tayo, as a country, patay. Kaya this committee finds it important to determine kung sino nag-leak niyan at gagawa tayo ng legislation para ma-stop yung leakage na yan. Do you agree with me? Yes, sir, ano? Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Tama po kayo dyan, Mr. Chair. Alam nyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Because I think he kept a copy. Siya sigurong nag-leak. Anyway, that is my own opinion. Ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has unahin natin muna ang senador. This person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is a tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair.